Isang mapagpalang araw muli mga bata, ngayon ang asignaturang ating pag-aaralan ay Filipino 2, nasa pang-apat na quarter na tayo, panglimang linggo. Ang ating paksang aralin ay pang-abay at uri ng pang-abay. Ang mga layunin para sa araling ito ay ang mga sumusunod. Una, nasasabi ang paraan, panahon at lugar ng pagsasagawa ng kilos o gawain sa tahanan, paaralan at pamayanan. Pangalawa, nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa nasabing teksto, talata at kwento. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, nais ko munang bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang gumawa ng module na ito mula sa Division ng Paranaque. Maraming maraming salamat po. Ngayon, may babasahin ako sa inyong maikling usapan ng mga tauhan dyan sa larawan. Makinig mabuti at obserbahan ang mga salitang may bilog o mga salitang binilugan dyan sa pag-uusap. Okay, sabi ng tao dito sa kaliwang bahagi, pumunta na tayo sa plaza para marinig natin ang mga sasabihin ni Mayor. Sagot naman ng batang babae, tama! Tapos maglibo tayo sa iba't ibang barangay. Ipaabot natin sa kanila ang mga gagawin niya. Sabi naman ng lalaki sa gitna, tiyak nang siya'y muling maglilingkod sa ating bayan. Okay, naunawaan ba ninyo ang usapan ng tatlong tauhan? Ang tanong, saan yayayang pumunta ng batang lalaki ang mga tauhan sa larawan? Tama, sa plaza. Okay, saan naman sunod na gustong pumunta ng batang babae? Mahusay, sa iba't ibang barangay. Saan naman daw balak maglingkod ni Mayor ayon sa pahayag ni Tatay? O yung tao sa gitna, yung lalaki sa gitna. Saan daw balak maglingkod ng kanilang Mayor? Magaling sa ating bayan o sa kanilang bayan. Alamin natin kung anong ibig sabihin ng pang-abay. Ito ang tawag sa salitang naglalarawan sa salitang kilos o pandiwa. Pag sinabing pang-abay, ito ay naglalarawan sa salitang kilos o pandiwa. Ito ay may iba't ibang uri. Alamin natin yung unang uri ng pang-abay. Pang-abay na panlunan. Nagsasabi ng pook o lugar kung saan ginawa o nangyari ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan. Halimbawa, ang mag-anak ay nagbakasyon sa Baguio. Saan sila nagbakasyon? Sa Baguio. Okay. So, ang salitang sa Baguio ay pang-abay na panlunan. Nagsasabi siya kung saan nagawa o naganap ang kilos. Pangalawa ay ang pang-abay na pamaraan. Sa pang-abay na pamaraan naman, ito ay nagsasabi ng paraan kung paano ginawa ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na paano. Halimbawa, si Ana ay masipag mag-aral ng kanyang mga aralin. Paano mag-aral ng aralin si Ana? Masipag. Okay. So, ang salitang masipag ay pang-abay na pamaraan. Nagpapakita ito kung paano niya ginagawa o kung paanong paraan niya ginagawa ang kanyang pag-aaral. Okay, next, number 3, pang-abay na pamanahon ay nagsasabi ng oras o panahon na ginanap ang kilos. Okay, pag pang-abay na pamanahon, ito ay nagsasabi kung kailan naganap ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na kailan. Okay, halimbawa, ang mag-anak ay nagsisimba tuwing Linggo. Kailan sila nagsisimba? Tuwing Linggo. So, ang salitang tuwing Linggo ay pang-abay na pamanahon.
Kasi itong dalawang salitang to ay nagsasabi kung kailan naganap ang kilos. Subukan natin sagutan itong una nating gawain. Ang panuto ay isulat sa patlang ang tamang letra ng pang-abay na nakasalungguhit ayon sa uri nito. Ilalagay natin ang PR, pagpang-abay na pamaraan, PH, pagpang-abay na pamanahon, at PL, pagpang-abay na panlunan. Una, laging pinibigyan ng tinapay ni Aling Selly ang mga bata sa kalye. Ang salitang may salungguhit ay laging. Okay. Ano ang dapat sagot? Tama. PH. Ang salitang laging ay nagsasabi ng panahon kung kailan niya binibigyan ng tinapay ang mga bata. Pangalawa, si Lorna ay nagbabasa ng libro sa ilalim ng puno. Ang salitang may salungguhit ay sa ilalim ng puno. Ito ay nagsasabi ng mahusay. Ito ay nagsasabi ng lugar kung saan siya nagbabasa. Ang sagot ay mahusay. PL o pang-abay na panlunan. Pangatlo, umuwi kami sa probinsya tuwing Sabado. Ang salitang may salungguhit ay tuwing Sabado. Ang tamang sagot ay PH, pang-abay na pamanahon. Nagsasabi kung kailan sila umuwi ng probinsya. Pang-apat, mabilis na nailabas ni Jonas ang mga gamit sa nasusunog na bahay. Ang salitang may salungguhit ay mabilis. Okay, ang mabilis ay nagsasabi ng paraan kung paano niya inilabas ang mga gamit habang nasusunog ang kanilang bahay. Kapag ang sagot nyo ay PR, tama ang inyong sagot. Pang-abay na pamaraan. Panghuli ay masayang naglalaro ang mga bata sa bakuran. Ang salitang may salungguhit ay sa bakuran. Saan sila naglalaro? Sa bakuran. Okay, sabi nga natin, pag nagtatanong kung saan, pag nasasagot ang tanong kung saan, ang tawag dito ay pang-abay na mahusay, pang-abay na panglunan. Ayan. Okay, ngayon naman, babasahin ko ng mabuti ang teksto. Makinig mabuti kasi may sasagutan tayo pagkatapos. Okay. Ang pamagat ng teksto ay ang batang magalang. Magalang na bata si Emily. Palagi niyang binabati ang kanyang mga nakakasalubong. Gumagamit siya ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakakatanda. Minsan, hindi niya sinasadyang na itulak ang kaklase. Ang kaklase niya, agad-agad siyang humingi ng paumanhin dito. Paumanhin, hindi ko sinasadyang na itulak ka, ang sabing niya. Okay, naunawaan ba ninyo ang tekstong aking binasa? Mahusay, kung gayon, sagutan natin ang tanong. Una, ano ang pamagat ng talatang binasa? Tama, ang batang magalang. Ano naman ang pangunahing diwa sa talatang ating binasa? Sige nga, sino makakapagsabi? Mahusay. Okay, ang pangunahing diwa ay ang pagiging magalang na bata ni Emily. Ngayon, ano ang pamagat? Anong ibig sabihin ng pamagat? Okay. Ang pamagat ay kabuuan ng isang teksto o talata o kwento. Dito umiikot ang nilalaman ng sulatin. Kung ano ang nasa pamagat ng kwento o teksto, doon lang iikot ang kwento ng isang sulatin. Upang makapagbigay ng pamagat kay
teksto, talata o kwento. So, para tayo makapagbigay o makahula kung anong pamagat ang dapat natin ilagay sa isang paragraph o sa isang teksto, kailangan muna nating alamin ang diwa o kung saan ba talaga ang teksto na yon, para saan yung teksto na yon. Ang pangunahing diwa, ang pinakabuod ng mga pangyayari sa talata o kwento. Sa pagbibigay ng pamagat sa isang teksto, talata o kwento, dapat isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, gawin itong maikli at nakatatawag pansin o atensyon ng magbabasa. So, kailangan yung pamagat mo maiksi lang o maikli lang para mabilis itong makakuha ng atensyon ng babasa. At kailangan yung pamagat mo nakakatawag pansin. Pangalawa, isulat sa malalaking letra ang mahalagang salita. Ang unang salita sa pamagat ay sinisimulan din sa malaking letra. So, yung mga mahalagang salita sa pamagat, kailangan may nakasulat o nag-uumpisa sa malaking titik. At yung pamagat ay lagi din nag-uumpisa sa malaking titik, para mas nabibigyan ng focus yung o mas nakakakuha ng atensyon yung mga mahalagang salita. Pangatlo, dapat may kaugnayan sa paksa o pangunahing diwa ang teksto, talata o kwento. Siyempre, kung anong ibibigay natin na title o na pamagat ng teksto, kailangan may kinalaman doon sa nakasulat na teksto. Kailangan yung teksto ay tungkol doon sa pamagat na ibinigay natin. Okay. Para sa ating tayain, tukuyin ang uri ng pang-abay na may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa padlang. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para isulat ang inyong mga kasagutan. Una, ilagay mo ang aklat sa mesa. Ang may salungguhit ay sa mesa. A. Pamamaraan. B. Pamanahon. C. Pang-abay na panlunan. Pangalawa, masiglang magturo si Ginang Santo sa kanyang klase. Ang salitang may salungguhit ay masigla. Anong uri ng pang-abay ito? A. Panlunan. B. Pamamaraan. C. Pamanahon. Pangatlo, ang mag-aaral ay ang mag-anak ay masayang namasyal kahapon. Ang mag-anak ay masayang namasyal kahapon. Ang salitang may salungguhit ay kahapon. Anong uri ng pang-abay ito? A. Pamanahon. B. Pamaraan. C. Panlunan. Pang-apat, matiyagang ginawa ni Dexter ang kanyang proyekto sa Filipino. Ang salitang may salungguhit ay matiyagang. Anong uri ng pang-abay ito? A. Pamanahon. B. Pamaraan. C. Panlunan. Panglima, mapayapang natutulog ang sanggol sa silid. A. Pamanahon. B. Pamaraan. C. Panlunan. Ang salitang may salungguhit dyan ay sa silid. Para sa ating pagsasanay ikalawa, basahin at unawain ang teksto at ibigay ang angkop na pamagat para dito. Okay, sa pamagat na ibibigay nyo, makakatanggap kayo ng 5 puntos. Okay, babasahin ko ang teksto. Dapat nating mahalin at igalang ang ating watawat. Sagisag ito ng ating bansa. Mayroon itong 3 kulay, pula, puti at bughaw. Ang puti ay kalinisan, bughaw ay kapayapaan, at ang pula ay para sa katapangan. Ang 3 bituin naman ay kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang 3 malalaking pulo sa Pilipinas.
Ayan ang teksto. Isipin nyo kung ano ang magandang pamagat para dyan. Bibigyan ko ulit kayo ng 10 segundo para isulat ang pamagat ng tekstong yan. Para naman sa inyong likhain, magsulat ng maikling talata tungkol sa inyong karanasan sa pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Lagyan ito ng angkop na pamagat. Gawin ito sa loob ng kahon na nasa ibaba. Ayan. Diyan sa unang linya, diyan yung ilalagay ang pamagat. At yung teksto o mga pangungusap tungkol dun sa pamagat na ibinigay ninyo. Para sa pagpupuntos, para sa inyong likhain, pamantayan sa pagpuntos, ito yung mga kriteria. Una, wastong pagkakasulat ng talata, 6 na puntos ang inyong matatanggap. Pangalawa, angkop ang pamagat sa nilalaman ng talata, 5 puntos. Tama ang paggamit ng malaking letra sa pamagat, 2 puntos. At ang panghuli ay malinis na naisulat ang mga pangungusap ng talata, 2 puntos. So, ang kabuuan nito ay 15 puntos. Okay. Pag kayo ay tapos ng sagutan ng inyong tayain at likhain natin, maaari nyo na itong kunan ng larawan at ipasa sa ating messenger GC. Magandang araw muli mga bata!